Habang nagtatrabaho siya bilang tagapagpakain ng mga baboy, sa tindi ng kanyang gutom, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit wala pa rin nagpakain sa kanya. Hanggang sa nakapag-isip siya at nagwikam. Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama samantalang ako'y namamatay dito sa gutom! Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyo mga alila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at lubos itong naawa sa kanya. Patakbo niyang sinalubong ang anak. Anak ko! Niyakap at hinalikan niya ito. Madali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya! Suotan niyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katahin ninyo ang pinakamatabang baka at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito'y namatay na, ngunit siya'y nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang.